kong gawin. Kung nakita niyo yung video, ang dami pang activities and other stuff na pwede niyong gawin. Pero pumasok na agad tayo sa game number 2. Santi, tinanggal ng blacklist yung Eve. Wala na yung first pick Eve, hindi na yun mangyayari. Pero first pick naman sa Fredre na naging choice ng Echo. Habang yung Kaja at Glue, eh mapupunta sa side ng Blacklist International. Pero it seems like sobrang bilis ng takbo ng draft natin. At ready yung Echo sa ginawang sagot ng Blacklist International. Pero magigets mo kung ano yung pinaghuhugutan ng Echo dito doon sa Faramis Claude combo nila. Ang counter sa Faramis Claude. Ang magandang counter sa Glue, Faramis. Mm. Dagdagan mo pa ng Claude kasi AoE din. So yung maliliit, di ba, pag nag-split-split, kayang i-clear. Tuloy-tuloy lang talaga yung pagka-counter. Ito yung tipo na sa sobrang bilis ng draft, may hantulad mo yan sa parang nagluluto lang para makita mo yung niluto, pero meron ng dala na luto na. Ano, parang papakita niya lang, pero pag tikiman portion, hindi naman niya ipapatikim yung niluluto niya ngayon. Pinasok niya sa oven, pero pagkabukas niya dun sa cabinet, may isang buong tray na, kompleto na pala. Ready na para sa lahat, no? Ready na para sa lahat. Ganon kasi kabilis. Niloto niya four persons lang eh. Oh. Eh yung titikim, mga walo eh. Hindi ka siya. Buong mundo. may tray na agad. Ang sabi nila, let them cook, pero luto na talaga. Luto na yung mga trap na nilalabas nila. And tanggal na rin yung Hilda, Blacklist International. Ito yung maganda, no, kay Coach MTB tsaka kay Coach Bonchan. Kapag nadapa ng isa, alam agad kung paano magre-recover. Oo, pero nagkaroon kasi ng switcher, uumi eh. Napunta sa side ng Echo yung Claude, tapos na-open naman yung Kaja. Tapos ang tinatanggal ulit nila ngayon ay yung may suppress. So gusto nilang mawalan ng chance yung Echo na i-capture dito. Either yung hero ni Oheb na hindi niya pa nare-reveal sa ngayon, hero din ni Wise. At ito ah, may sinabi ang ating finals MVP ng M3. I think I want to face all of the teams because if we want to be the champions, we should fight every team. Hindi man magiging posible yon dahil sa nature ng ating bracket. Kahit sinong makasalubong nila, doesn't really matter. Para sa Blacklist International, kailangan nilang talunin. And just as we talked about Oheb, nilabas na niya ang kanyang Filipino Sniper Signature, Beatrix. Anina na si Filipino Sniper. Ano nga yung lyrics nun? Balik royalty. Nagbabalik royalty. Nandito na si YZB. Tapos meron pa yung ano, the Filipino Sniper. Eh yung kay Echo, mabilis kasing kirin. Mara yung mga We Be Purple and Gold. Oh, purple and gold. Nagdilang ang heal si Renmar doon kasi hindi pa nga sure na maka nako Echo ang umuha ng Estes. Parang may bago dito, Mia. Dami namang niluluto nito ni Idol. Si Echo talaga eh. Ano men? Kanina 'di ba nagkaroon ng tikiman kanina? Sabi mo tinago tapos pinakita niya. Ito. Yung dessert hindi na pinakita ko paano pin-repair. Nilabas na lang. Nilabas sa rep. Galing sa rep. Uube line up para sa Echo. Min, recipe ng Blacklist from MPL Philippines. Dinala ng world stage. Men, Echo, woo! Sobrang tapang nila na gagawin nila to. Kasi alam naman natin na ito yung laruan ng Blacklist International. So for sure, alam nila kung ano yung ikot, kailan yung timings. Kung meron mang team na nakakaalam kung paano tatalunin tong ganitong strategy, Blacklist yun. Pero yung Echo, what if meron silang bagong plano dito sa lineup na to? Maaring iba yung gagawin nilang playstyle, maaring iba yung gagawin nilang ikot. Game 2 pa lang, pero alam namin na nung nag-pick ng Estes, itong side ng Echo, marami sa inyo ang napatayo. Alam ko rin na parang na-feeling ko, market-market, nayayanig na ngayon. Nung nakita niyo, di ba pa? Sigurado ba? Uy! Ano? Bagba? Si Estes... Wait lang. Si Estes pala to eh! Tapos men, grabe, hindi lang RRQ ang may patambol. Blacklist din. Hindi, kasi medyo tahimik na nung nakaraan eh. So, nagdala na tayo ng ano para masaya-saya doon. Party-party, parang MPL Philippines Season 10. But this time around, welcome Freaky Friday ang galawan ng Echo. Papasok ng game number 2, nilabas ni Yawi ang Estes. MPLPH special on a Friday night. Para dito ngayon sa ating pagbakan, we have here
Carl TZ and Wise, both starting on the jungle. Purple naman doon si Wise on the Kaja jungle, habang si Carl TZ naman ay orange nagsimula. So iba yung ikot nila. Maaaring magkaroon ng advantage dito yung side ng Blacklist since nagpe-prepare sila doon sa Lito Wanderer. Eh. So magkakaroon talaga ng slight advantage dito si Wise. Pero yung matchup ng Glue and the Diroth, you can see nasabay kong sabay. Uy, may hatak si Sanji dito. San-san combo na naman ang gagawin dito sa early game. Pero, nako. Binigla. Binigla lang. Oh. Hindi naman tinuloy. Hindi masyadong mahaba yung naging hila pabalik ng San-san duo. But that could have been lethal if medyo nakachepi pa ng konti yung Diroth doon. Sanji, delikado, bumalik. Delix. Ay, yun. Na first blood tatamin. Nakuha ka agad. Na-predict ng Blacklist International kung saan dadaan si Sanji pabalik doon sa mid lane. And ang ganda ng choice na kanilang ginawa kasi yung kill na yon ang magbibigay sila ng slight advantage pagdating doon sa early turtle fight. At mukhang kailangan mag-reassess ng Echo sa aggression nila. Baka nagke-carry over yung endless battle meta na pinakita nila kanina. Oh, na ngayon na kailangan medyo mas kalmado. This is, again, uube lineup kasi yung kay Echo. Yung playstyle ng Blacklist, ito yung specialty nila na medyo tahimik lang at nagka-counter act lang sa mga plays ng kalaban. Pero ito si Yawi, sinulit na nag-blacklist skin pa, tapos nakuha pa nila dito si Haji. Napagad ang hatak mula doon kay Sanji. Yung Blacklist International skin, hindi natin may imagine na gagamitin ng isang team to laban doon sa koponan na literal na pinangalan sa koponan nila yung skin na yun. And Echo will secure the turtle because of that kill. First objective, mapupunta sa side ng Echo. At inunahan pa nga niya ata si Venus eh. Oo, di kasi hindi, si Venus hindi niya ginamit yung M3 skin nila dahil daw ayaw nilang tingnan yung mga sarili nila as the defending champions. Ay, grabe. Yung humble spirit nandun para sa Blacklist. Meanwhile, si Yawi, alam naman natin na playful talaga to, tong player na to. It's a 1v1 down the XP lane. Sanford versus Edward. Napakasakit. Tapos hindi mo pa mabanatan. Sanford gonna go in. Wala pa namang Spectre step palayo. Pero mukhang buhay siya. Oy, flicker! Na-flicker na mamba out ni Sanford. Nagawa niya ng paraan pero medyo delikado naman siya dito sa early laning phase kasi mapipilitan siya umuwi pero mukhang hindi ganun ang mangyayari. Papalag dito si OM. He will secure a kill onto Yawi. Medyo delikado ang sitwasyon ngayon ng Echo dahil nakukuhanan na ng Blacklist International ng momentum yung kabilang koponan. Kumbaga sila na nagko-control ngayon ng mapa, Umi. Hindi na nakakapalag masyado ng tapang moves yung Echo. Inulanan ng bala pagkatapos ng Blessing of the Moon Goddess and now Blacklist holds a lead. At least hindi na to katulad ng kanina na ginulat ng Echo yung mundo. Ngayon mukha ng even game, mukha ng normal na MLBB game to, Ben. Mukhang download game lang ata yun ng Blacklist. Nagpainit lang pero ang ganda ng ginawa dito ni Edward outplaying Carl TZ on the bottom lane. Ang plano talaga dito ni Carl TZ, secure a pick-off na 1v1. Pero nakapag-grab-grab kagad si Edward. Nagawa niya ng paraan yung pagtakas niya. And dahil doon, hindi magkakaroon ng switch doon sa lead. Kaso nga lang ngayon, 1v1 situation. Napakasakit na nga dito ni Sanford. Maaari niya makuha. That is a solo kill for Sanford on the XP lane. Agent Zero is down. Maliban na lang natin makita ang Diroth na tinugre ang king ng 1v1 sa XP lane. At mukhang yung mastery ni Sanford sa hero na to ay lumalabas. Pero si Yawi, delikado, Blazing Duet. Wala kang Benecuti. Yung Nibiru's, actually yung Bennett's Rage, burst lang kasi. Buti na lang, hindi yung tuloy-tuloy yung damage nun. Kung tuloy-tuloy, maaari din talaga makuha dito si Yawi dahil hindi siya magkakaroon ng enough time na i-heal yung sarili niya at maka-atakas doon sa sitwasyon na yon. Pero again, Echo secures the turtle and with that, makukuha na nila yung lead. Para nagkakaroon lang tayo ng seesaw game na kung saan nagpapalit-palit lang yung mga koponan. Pero ngayon, mukhang may pinaplanong Echo sa may badang itaas. Matatalian si Carl TZ. Nag-heal naman mula kay Yawi. Tali kung tali. Kung may tali dito binibigay si Ma'am Shoes, may tali din si Yawi. Pero yung tali niya, helping hand eh. May tali nga din si Sanji. Oh, meron din. Lahat sila. Pero, may tali din si Wise. Ang daming tali dito. Ang daming tali. Hilahan, hilan, at marami pang iba. Blacklist and Echo. We're already 5 minutes in. Wala pa rin clear leader. Though lamang sa objectives ang Echo, dito natin makikita yung 400 gold lead na meron sila. Dalawang turtle ay napunta na sa kamay ng mga orka. At kailangan lang nila ituloy-tuloy o pabagalin yung pace mainly because they're running an Estes lineup.
black, nasa blacklist ang bola. Blacklist talaga ang bola kasi meron silang chance dito na makakuha ng pick-offs. Very different nga, parang two sides of the coin tapos napunta yung kabilang side sa ano. Parang kung titingnan mo nga yung lineup, maaari pa nating basahin na parang mali yung pagkakalagay ng team name sa mukhang Echo yung sa kanan tapos Blacklist sa kaliwa dapat, ha? Diba? Kaya nga eh, parang parehas silang kayang laruin yung dalawang compositions na to. And just goes to show na itong dalawang teams na to eh, parang nare-reach na nila yung mga prime versions sa sarili nila. Sanford, ha? And again, the 1v1s here in the XP lane. Ngayon na lang ulit ako nakakita ng XP lane na nagpapatayan. Oo, kasi madalas nakikita natin tower hug lang. Tapos, clear minions, top lane. Pero ngayon, may mga solo kill talaga tayo natutunghayan. Pero Carl Easy, hindi niya pabibigyan dito si Oh My Venus. Medyo malayo-layo naman ang kanyang mga kakampi. Kaya naman maaaring delikado siya dito, pre. Habulin siya dito ni Wise. Meron pa tong Divine Judgment. Kaya naman kung nag-overstay doon si Carl Easy, maaari talaga siya mabigyan. Pero ito yung moment of truth. Umi, turtle fight, 6 minutes into the game. At sisimulan na nga ng blacklist ang turtle na to. Hihilain nila pero nandun din naman si Carl Tizzy. Pero dun sa gilid si Sanford, nahanap niya si Haji! Haji oy, with a flicker. Siya! Nagkamali din dito si Sanford. Masyado ata siyang na-excite. Pero hindi niya rin naman in-expect na gagamit ng flicker si Haji pa atras. Kaya naman ngayon ang kukuha ng turtle ata. E walang iba kundi si Carl Tizzy! Ang ganda nung knockout niya doon kasi napakaganda at napakalinis na rin naman nung pull ng Blacklist International. At Blacklist International, they lose all three turtles in the early game. Echo, making sure na nasesecure nila ang early objectives at papunta na tayo sa 1K gold lead mula sa Echo. But this is still anybody's game. Yes. Kung hindi lang nagkamali si Sanford doon sa gitna, that could have been a clean kill para kay Haji. At ngayon, kailangan okay. Mag-ingat. Makakatakbo pa naman. Wise, naghahanap na magandang hatak. Uy, hindi nakakuha dito ng taunt dito si Carl Tizzy, kaya naman kailangan niya mag-back away. Pero yung damage niya, Oheb, napakasakit na. Kaso nga lang, ibabalik lang ni Yawi yung mga buhay ng kanyang mga kakampi. Napakagat ng Divine Judgment. Kaso nga lang, si Sanji yan, pre, medyo mabilis at matulin tong umatras, kaya naman kailangan niyang tumabi. Dawning Life, bibitawa ni Haji. Basag ang Tori sa gitna. Uy, medyo delikado dito si Wise at mukhang aabutan pa siya. But the Queen saves the King. Napakaganda ng ginawa ng Blacklist na pagtakas doon, pero maaagawan sila ng Purple Buff. Echo still relentless in what they want to do. And kahit action pa itong laban na to, Min, namamalaya mo ba? 8 minuto na tayo sa laro pero 4 pa lang yung namamatay. Parang kanina pa tayo dito naggakas pero yun pala yung nangyayari. Puro lang pala ano? Puro lang pala ambahan. Oo. And, wow, ito yung makikita natin. Disiplina, yung pagiging kalkulado. Pero si Edward, pinabalik dun sa may bandang tore. May split-split pa naman. Pero again, objective lang ang habol. Sanford, nakipag-switch lane na siya. Kaya Benny Cutie, sa top lane na siya naatasan, na dumipensa. Siya mag-clear doon. Pero ang plano pala ata, cover lang, hindi pa totally switch. Hindi ba totally switch doon sa laning phase tapos sasama-sama sila doon mismo sa Lord Fight. So kailangan nila ngayon talaga mag-rally ng mga members nila kasi mukhang magkakaroon talaga dito ng 5v5 na all-out clash sa mismong Lord Fight. At kakaiba to ha, Benny Cutie with the killing spree sa Claude niya. Ang tagal na nating hindi nakakita niyan pero masakit po yan with the survivability as well, mas lalo na kung makakapag-reset. Hindi pa masyado nalalagay mga bombs. Bunny, Blacklist International, half HP dito sa Lord at mukha si Edward ang uunahin nila pero hindi pa naman bala susugurin. Dawning Light, who's gonna secure the Lord? Grabe yung sustain ang binibigay dito ni Yawi pero yung Lord pa rin talaga ang magkakaroon ng gawa. Pero the red tree coming in from Wise. Blacklist na makakapag-secure nito pero yung sustain ang binibigay na naman ni Yawi with the blessing of the Moon Goddess. Ina, parang isave si Carl Tizzy. Oheb, Wise, sobrang low na nila habang si Sanji naman dito at tumatrabaho sa magbandang itaas. Yawi goes in for the basic attack and Carl Tizzy ends Wise's life. Tapos may chance pa silang depensahan yung Lord, nakakaspon lang. Masasabi natin dito na halos even lang yung trade. 2-for-1, Blacklist International. Sinabi mo na, retry god mula kay Wise. Pero mukhang kailangan nila magbayad ng dalawa. Si Benny Cutie ay makakapag-respond na rin. Makakadepensa sila sa Lord na to. Level 1 pa lang. And again, look at the gold lead. Parang hindi ko makakawa. Haji! Carl Tizzy with a crucial pick-off.
Grabe yung reunion nila dun mismo sa River. Mala M2 lang, Smart Omega, Frenny Sports. Pero ngayon si Carl TZ atake naman. May heal na naman na ibibigay dito si Yawi. Si Edward medyo delikado, pero kapag-clap-clap. Kaso nga lang, hindi yun enough. Kaso nga lang, dito na rin si Benny Cutie. Naghahanap siya ng perfect opportunity. Napapasukin niya yung backline. Pero the moment na makita kasi siya, yung presensya niya pa lang, enough na para paatrasin eh. At kakaiba din yung strategy nito, no? Gets ko na kung bakit nila inagaw yung Estes pick. It's not to taunt Blacklist International. It's to counter the glue. Kahit makapasok si Edward, kahit may sapian siya, pwede mong saktan yung sinapian. Kasi ibabalik din lang naman ni Yawi yung buhay eh. Buti nakita mo yun kasi... Isipin mo nga naman, no? Paano mo nga naman huhulihin yung isang miyembro at dadalhin mo pabalik sa akampi mo kung binabalik lang ng binabalik yung buhay? Parang walang sense yung nangyayari pag nag-grab-grab ka. Eh di ba pagka sinapian ka ng glue, literal sisigawan mo yung kakampi mo. Huwag nyo akong ihit. Pero ito okay lang. Ihit nyo ako. May tagahil tayo. Ang ganda ng concept na ginawa ng Echo dito. Perfect na sagot against doon sa lineup ng Blacklist International. But again, ilang beses na nating natunghayan kung paano laruin ang Blacklist International yung ganitong klase ng mga moments na kung saan sila yung nalulugi, sila yung naghahabol. Isang error lang ng Echo dito, magkakaroon yung chance ng Blacklist na i-capitalize ito. Pero yung Echo mukhang sobrang disiplinado nila na hindi sila papayag na basta-basta lang sila magkakamali. At napakaganda din ng laro ni Wise dito. At titignan natin na 1-1-2. Perfect 100% kill participation para sa kanila. Na-secure din ang pinakaunang lord ng laro. Nahirapan man sila ma-secure yung first three turtles, si Wise naman ay nakapag-secure ng crucial na lord para patagalin yung laro. Nasa kamay pa rin ang Blacklist ang bola at nasa kanila pa rin ang tools para magsimula ng mga laban. Pero hindi basta-basta nagiging reactive lamang ang Echo eh. Nakikita mo pumapasok si Carl lang parang ganun lang. Oo, pasok lang kung pasok. Yawi, napilitan niya mag-flicker out. Ang nangyayari dito, Umi, parang nag-aantayan lang sila. Kaya sobrang baba ng kill score. Yung na-mention mo kanina na parang 4 kills pa lang yung nangyayari. Ngayon, hindi pa nga gaanong kataas. 9 kills pa rin naman ang natutunghayan natin. Pero yung Lord fight kasi, doon tayo magkakaalaman eh. Si Carl TZ, marami siyang na-secure na big objectives dito. Habang si Wise naman, alam natin yung kapasidad niya pagdating sa retrihan. Pero hindi natin pwedeng i-count out talaga si Carl TZ kasi meron siyang taunt. May ability rin siya dito. Nakunin talaga yung mga members. Pero there goes the Blessing of the Moon Goddess. Dawning Light naman. Tapos bibitawan na rin dito yung Lord? Altar. Yung Lord naman dito. Kuha na mulat ba ako ni si Carl TZ? Magsisiatrasan na yung mga members ng Blacklist International. Pero Benny Cutie goes down. Sinukuloy yata nila to. At mapasok pa nga dito si Ohe. Ba't kailangan na nga nila tumakbo dahil si Sanji ay pupunta na rin doon sa likod. Si Edward Delicato, si Wise ay kailangan na lumipad palayo. Dalawa na nawala para sa side ng Echo at buhay pa rin ang lima para sa side ng Blacklist. Nandito pa rin naman si Yawi para i-heal si Carl. Pero magiging sapat nga ba ito? Maniwasan si Edward, hindi tatama ang lahat. It's a shutdown para kay Haji. Nakaganti siya sa Reunion Part 2. Inyo na yung Lord, amin na yung kills. Yun ang naging game plan ng Blacklist International. And now, sila na yung may hawak ng kalamangan. Makakuha sila dito ng Torre sa gitna. Makokontrol nila yung minion waves. Tapos saktong-sakto yung naging desisyon nila na i-survive natin yung teamfight. In-out lang tayo. This is surprising kasi Umi, i-expect mo doon Echo versus Blacklist. Tapatan lima laban sa lima. Dapat lamang yung Echo sa survivability. Imagine the Blessing of the Moon Goddess, the altar. Pero parang masyadong maagatang nabitaw. Oo nga eh. Nakikita natin doon sa M4 stats, Benny Cutie. Top 1 in KDA. Dinaig ang KDA machine in the M4 series right now with a 10.2 KDA. Grabe yung growth na nakikita natin mula sa Echo and Black. Talagang ito yung tipo na talagang masasabi mo na best in the world right now. Best in the world. Tahanan na pinakamalalakas na Mobile Legends player sa buong mundo. Literal na Pilipinas lang yun. And yung napag-usapan na kanina Umi na magkaroon lang ng isang mistake ang Echo, makakapitalize ng Blacklist to. Ito na yun. Ayan na. Nalabas na yung 1.2k ng Echo kanina. Sila pa nakapasigure na doon. Pero natot si Oh My Venus. May meron namang ulti doon. Makaka-reverse time din. Pabalik kay Carl TZ. Buhay sa Blacklist. Pinasok si Carl TZ, si Oheb. Hindi pa naman matotod. Pero here comes the cult altar. Papasok ata doon si Sanford doon sa likod. Pero hindi pa masyadong mababawasan ang Blacklist International. Buhay pa lahat, men. Buhay ang dami na nilang naipato. Ang daming binatong skills. Tapos hindi pa naman pala yun yung all out. Parang nagkaroon lang talaga sila ng balanse.
sa isa't isa. Bita, sige, bitawan mo yung Type's Journey mo. Bibitawan ko rin dito yung Blessing of the Moon Goddess ko. So reset muna. Alam ng isa't isa na may mga kulang na skills. Pero yung Echo Express, rumakata ka saan naman. Naghanap sila lang pwede lang kunin. Si Wise ata dito ang plano nila. Pero ngayon may stun na ibibigay dito si Haji. Medyo mauhold ng bahagya doon si Sanford. The Filipino Sniper will connect. Sanji dito medyo low pero natakasan niya yung Dawning Light na itinutok dito ni Haji. Wise Yami ang nahatak without the Estes. Magkakaroon talaga ng hard time yung Echo pagdating doon sa Lord Fight. Si Wise pa ang nakakuha sa Estes ni Yawi. At 20 segundo bago lumabas ang Luminous Lord. 20 segundo para kay Yawi at nagpo-push pa ang Blacklist International. Sinabi mo, Santi, bawal magkamali ang Echo. Dalawang beses nang nangyari at 2,000 na ang lead ng Blacklist. With this, sobrang laki ng chance ng Blacklist International na ma-secure itong Lord dahil meron ng chance si Oh My Venus na harangan nga yung mga entry points ng Echo. Yung Bumps Bunny na na-mention mo kanina, Umi, ginagawa niya na, oh, lahat ng pwedeng pasukan, lahat ng entrada ng Echo, makikita at makikita. Katulad ngayon, may vision na kagad sila kay Sanford, ganun na rin kay Carl TZ. Pero ang plano ata ng Echo, bardagulan kagad, talagang sabay-sabay, pero ando na nga yung altar. Sinate niya yung isa, pero Dawning Light, nakapila lang sila. Blessing of the Moon Goddess for the kill. Mukhang may plano namang sakyan dito with a grab, but still, andito pa rin yung Blacklist, makipagsabayan. Yawi goes down, pero may bawi naman kay Edward. Si Sanford ay low at yung Filipino Sniper ay ginagawa talaga kanyang role. But there you have it, Carl TZ sacrificing himself just to secure the Lord. Grabe yung ginawa ni Carl TZ doon. Now, wipe out ang Echo. Nanakaw man ang Lord. Mukhang nanakawin ng Blacklist ang pinakaunang laro dahil si Sanji na lamang ang natitirang magdedepensa. The inhibitor turret is down. Ooh. And this is the miracle man trying to make miracles happen. Sanji with a flicker. Tapos, plano niya lang talagang isave dito mula doon sa minions. Pero sakto yung dating ng Lord. Saved by the Lord! Nandito pa si Yawi! Si Sanford, 5 segundo pa! Carl TZ, 10 segundo! Nakabili ng oras yung Lord na sinakripisyo pero nahuli agad si Yawi! Yung love, medyo delikado ang sitwasyon kasi yung Blacklist ay nagbe-base lock na! At magkakaroon tayo ng tight na series! Blacklist will secure Game 2! And just like that, 1-1 na naman ang series. Nagrarally na ang mga agents sa Jakarta. And look at this, seryoso pa rin. Parang walang nangyari. Game face on. At ngayon, may sure game 4 na. Wow! Sinubukan ng Echo agawin yung UUB lineup. Pero ang sagot ng Blacklist, with the Divine Judgments coming in from Wise, hindi nyo pwedeng gawin yan sa amin. Mukhang sinabi lang talaga ng Blacklist International dito. Basa namin yan kasi kami ang gumagawa niyan. Nothing beats the original. Grabe din talaga ang teams na to. Wala na talaga tayong mahingi pa sa mga teams. Kumbaga, ang pwede na lang talaga natin gawin ay mag-antay, mag-assume kung ano nga ba yung mga gagawin nilang experiments or mga gagawin nilang mga adjustments. Mm-hmm. But at the end of the day, we're talking about the best teams in the world. Best Kailangan team. Natin sabihin yun paulit-ulit. Na tayo yung best teams right now in the world. Tayo yung nakikita sa upper bracket. Hindi naman tayo yung nag-aantay dun sa baba. Oo nga, hindi naman tayo naghahabol na umabot doon sa taas. Kalmado nga ang PH fans sa ngayon. Kasi upper bracket, PH versus PH. Tapos alam natin na high caliber yung mga teams. Nakikita naman natin sa series ngayon, hindi naman to magtatay ng ganun-ganun lang kung hindi talaga malupit yung isa't isa. And tila nga ba nagkaroon ng parang download game ang Blacklist International doon mula sa kanilang game 1 defeat na talaga namang naging one-sided from the side of Echo. Pero this time, yun yung sinasabi natin eh. Bawal kang magkamali pag ang katapat mo ay ang Blacklist International. Dalawang pagkakamali lamang ang ginawa ng Echo doon. And in fact, even in those big fights, na-secure pa rin ni Carl yung mga objectives. Oo. Ganun na lang, katiting na lang yung buhay ni Carl TZ at na-secure pa rin niya yung huling Lord. Kaso naubos sila. The moment na napitas si Yawi, nahirapan na silang mag-sustain. And overall, Blacklist International, nasabi mo na nga, Santi, alam nila kung paano kontrahin ang sarili nilang gawa. Nakita natin, kung babalikan natin, ito medyo matagal ng throwback to. Oh. MSC, nagtapat yung Omega. Actually, Exe pa nga. Exe. At Blacklist, ginawa rin sa kanila to ng Exe at nahirapan silang kontrahin. And ever since then, natuto na ang Blacklist kung paano labanan ang sarili nila. Yung sariling lason na ginagawa nila sa iba.
sila yung master nun eh. Kasi sila talaga yung nag-come up ng strategy na yon. Tapos alam nila yung mga condition, winning conditions, anong kailangan gawin. And parang nabasa nila yung inaantay ng Echo eh. Kung kailan sila mag-aantay, kailan sila magpupumilit na pumalag, kailan sila magfo-force ng clash, kailan sila kukontest. And ang nangyari nga talaga dun, pinrotektahan lang nila yung backline, inaantay nila yung mga hatak ni Wise. Tapos the moment na makonsume na ng Echo yung kanilang mga skills, yung Blessing of the Moon Goddess, yung Cult Altar, it's showtime para sa Blacklist International. Parang ang call doon ni Ma'am Shu eh, tara, palagan na natin. At hindi lang yun, pati yung mga, actually yung mga Divine Judgments na nabanggit mo, yung mga Nibiru's passion din na nanggagaling kay Oheb. Grabe yung synergy na pinapakita nila. And ang medyo nabitin ako, hindi natin nakita yung dual snipe nila ni Haji. Yung sabay, no? Yung sabay na Rainer's Apathy tas Dawning Light. Rekta. Pero mahirap kasi gawin yun. Mahirap yun. Pero yung mga Dawning Light ni Haji, ang dami niyang useful na yung na-mention ko pa nga kanina, parang nakapila yung ano. Alam niya yung perfect time na kung saan mag-meet lahat nung ano eh. Parang mga planeta na perfect timing na mag-meet sabay-sabay. Tapos tsaka niya bibitawan yung Dawning Light. Doon nahirapan yung Echo kasi wala na silang enough time na makapaghiwa-hiwalay pa eh. Kasi nga, kailangan nila magdikit-dikit doon sa Cult Altar and designed yung Sicilian na tapatan yun. At inaabangan ko nga kung kailan natin makikita lalabas yung show ni Yawi. Pero mukhang prepared yung Blacklist at nahihirapan silang ilabas yun. Let's see kung ano nga bang nangyari dito sa game number 2 ngayon na 1-1 na ang series. Chantel, analyze mo na to. High level of ML ang ating natunghayan. Welcome to the analyst stand, Ate Mo Chantel. At sa panahon na to, lahat ng mga fans ng both of our teams ay pwede munang huminga. Tingnan natin ating item builds and the lineup of our players for both of our teams. For Echo Philippines and Blacklist International, we could say that for Echo, kompleto sana yung kanilang lineup. Meron silang sustain, meron silang pwedeng pang-engage, meron silang damage in terms of late game. Now, for Blacklist International, kinagandaan dito is meron silang single pick off with the hero of Wise with a Divine Judgment. So, tama yung sinabi ng mga casters natin, both Umi and Santi, na kinailangan na ng Blacklist International na magkaroon ng little error ang Echo at pinunish nila yun at tinuloy-tuloy. But kudos to Cartesi, by the way, nakuha niya yung mga objectives. But again, Blacklist International, alam nila kung kailan sila mag-step up pagdating sa mga moments wherein kailangan nilang humabol. Isang-isa na doon is yung adjustment from Oheb. Hindi na talaga siya nagpakita sa mapa. Rather, nandun na lang siya sa mga brush. And at the same time, nagkakaroon lang siya ng mga runner shots. Kaya doon sa last team fight, akala ng Echo sila yung malalalo doon sa clash na yon. It just so happened na may Oheb pala na nangbubulaga ng damage at basta-basta lang umuubos ng players ng Echo. Now, makikita natin that Haji is the care of the game dahil nga naman ang kanyang hero is more on the long ranges. Ang ganda ng mga bitaw niya na Mystic Fields at totoo din yun na dahil gusto ng Echo na sila ay magkakalapit, Savior ang kanyang hero na ginamit. Sakto rin naman ang Mystic Field with a stun. Diretso Dawning Light. Kaya naging madali na dito for the rest of Blacklist International na makapag-engage for a teamfight. Grabe ang naging teamfight participation ni Ma'am Shoes doon sa game na yun dahil na rin sa kanyang mga time bombs. So imagine the time bombs every time na gusto sana sumilip ng Echo. Yes, hindi siya kasing sakit from the usual time bombs that we see, pero yung vision na kaya niya ibigay sa team ang pinaka naging importante doon, and it came to a point wherein na ilang na din ang Echo na pumasok basta-basta, again because of the information that the Digi or Mom Shoes could bring into the game. Naging madali din para sa side ng Blacklist International na pigilan pa ang mga players ng Echo dahil meron nga silang biglang panghinto with the Mystic Field at alam nila na anytime ay papasok si Benny Cutie again because of the time bombs of our MVP, none other than the Queen. Oh my Venus, doon sa larong yun, perfect KDA. Wow, 100%. Usually, ang Digi, nakikita din natin na madaming deaths pagdating sa dulo ng laban. Pero alam ni Ma'am Shoes na siya ang may pinakamataas na KDA ratio for the whole team. Ibig sabihin siya ang sentro ng team fight sa buong Blacklist International. Itemization wise, after the Enchanted Talisman, dumiretso siya with that Necklace of Durance, then after nun, Divine Glaive. So with the Divine Glaive, siya na yung added power or added burst damage for Blacklist International. And
think of it as if swimming pool yung Mystic Field ni Haji, tapos lalagyan mo ng mga kakaibang elemento gamit ng time bombs ni Oh My Venus. So looking at this heat map, very centralized ang naging movement ng Blacklist International, most likely, or ganito din ang naging rotation ni Wise nung time na yon. Laging nasa may gold lane dahil din nung nangyari ng game number 1 kung saan grabe ang pababrasong ginawa ng Echo against them. And since mas may range ang kanyang mga kakampi ngayon, naging mas madali para sa kanila. Ngayon may kita natin sa ating highlights kung saan, yes, Echo ang lumalamang sa laban, pero ang ganda ng sabutan with the Cold Altar and even that Time's Journey. Actually, for Benny Cutie, nung time na yon, yung Shadow Stampede pala, by the way, at yung kanyang Blazing Duet yung naging perfect combo. But for Blacklist International kasi, there is the sustain. Pagdating sa dulo, ito yung sinasabi natin, ticking time bombs for our heroes. For Echo, meron sila pang late game, yes. Pero for Blacklist International, dalawang scaling nilang hero with Ohev's Beatrix and even Haji's Savior. So that alone, naging mas madali na dito for the rest of the other players of Blacklist International. For engage, for teamfight kasi, stationary yung hero ni Ohev. Kailangan lang niya na magkaroon ng perfect vision or clear vision